today's video, we're gonna cook beef curry. So we have potato here and carrots. Then we have our onion. Then this. Then we have also the vegetables. So we have this and this, the broccoli, asparagus. And then we have our chicken also. So these are the food we're gonna cook for dinner. So let's prepare it now. So this will be all for dinner. Then we have the steak here. On the plate. Yung carrot natin, no? Pwede na natin itanim. Pwede nang matanim yung carrots. So. Mag-chika muna tayo while nag-ano ako ng carrot. Alam nyo yung feeling na may mga taong biglang mag-chat sa inyo na hindi-hindi na talaga nag-chat sa'yo. Tapos bigla lang mag-chat. Tapos alam mo yung tapos ang ano pag mag-chat ang sasabihin kumusta? Alam mo pag OFW ka sa totoo lang nakakatakot yung word na kumusta. Dahil alam mo kung anong kasunod nun? Pag kumusta? Ay, may pera ka ba? So, ganun yun. So, ngayon, nabigla ako. May, ano, kaklase ako na nag-message. Sa tagal na panahon. Dati pa yan siya. Nag-message din siya sa akin dati. Alam mo yung, kung hindi mahirap ng pera, ganito, ganyan, ganito, ganyan. I mean, bakit? Pag nasa abroad ba talaga maraming pera? Alam mo yung ganon. Parang, bakit kaya ganon yung instinct ng mga nasa Pinas na pag abroad ang isang tao, maraming pera. Eh, sa totoo lang naman talaga, pag abroad ka, wala kang pera. Yung lahat ng pera mo, wala kang matira sa sarili mo, makapadala ka lang sa pamilya mo. Siyempre, magkano lang ba yung sahod para akalain nila na marami kang pera? Yun lang. Nakwento ko lang. So yun, nakat na natin yung carrots natin. Then, mag-ano tayo ng potato. Then, minsan lang kasi naisip ko, alam mo yung mga bat-bat ganun. Tapos, mahiram ng pera. Tapos, paghiram ng pera, sasabihin sa'yo, sige, bayaran ko sa ganito, bayaran ko sa ganyan. Maraming relate dito. So, bayaran ko sa ano, ganito, ganito. Tapos, time na naanuin mo, sisingilin mo na, it's payback time. Oh, sasabihin mo na. Oh, ano na, may pera ka na ba? Tapos, anong response? Sa susunod na araw na, kasi ganito, kasi ganyan. Oh, sige, pasensya ka muna, kasi unang business pa. Sige nga. And then, pangalawang beses, pangatlong beses, tapos pag ikaw na yung pabalik-balik, ano na, ikaw na yung masama. Kasi ganito, kasi ganyan, kasi ganito, kasi ganyan. Minsan kasi, pag manghiram kayo ng pera, bayaran nyo. Kasi hindi naman namin pinupulot yung pera namin dito. Nakakaano lang kasi minsan eh. Tapos, pag ikaw naman, pag hindi ka nakapahiram, ang ending, nakapag-abroad lang, hindi na ano, hindi na marunong, tumulong, ganito, ganyan, ganito, ganyan. O, see, diba? Nakakaano din minsan. Ba't kaya
ganun kayo? Kayo na lang kayo mag-abroad, tapos kami dyan, tapos ganun yung gagawin namin sa inyo. Ay, na lang. Makano sa, maka-high blood o sa high. Okay, so cut na natin yung carrots. Ay, hindi pala, patatas pala yun. Akala ko carrots. So, maghugas muna tayo. Yeah, ganun. Tapos, may isa pa. Yung, minsan ka nga lang nag-off. Pag maka-off ka, syempre, alangan naman, di ba, pag nag-ano ka, alangan naman magsusuot ka ng, anong tawag dito, yung, sabi na siya? Syempre, pag mag-off ka, dapat magtarumpog ka sanina, di ba? Dapat maging maganda din yung, ano mo, suot mo. So, syempre, tapos, ano yung ending? Ah, ganito, ganyan. Lalo na pag yung mga taong nanghiram sa'yo ng pera, tapos di mo binigyan. Tapos makikita nilang umalis ka, tapos sabihin mo kasi, ah, wala akong pera dahil ganito, dahil ganyan. O, oh, see. Tapos pag nag-off ka, tapos makita nila. Tapos, hindi mo pinahiram. O, tapos sabihin, oh, yo, sabi, walang pera. Tapos tingnan nyo, oh, parang ganito, parang ganyan. Ganito, ganito. O, oh, nakakaano sila. Minsan kasi, okay lang naman magpahiram kung anong tawag dito, yung marunong magbayad. Kasi mahirap eh. Kasi minsan, oo nga, pag nahiram, maging ano kayo, friend kayo. Pag panahon na ano na, magbabayad na, yun na, masisira na yung friendship niyo. Ganun yun. Kaya minsan, mahirap talaga magpahiram ng pera. Kaya minsan lang, minsan naman, hindi naman palagi. Pag ano ako, magpahiram, pag kaya mong ibigay, bigay mo na lang. Kasi maano kayo pag, kung ano lang yun, kunti lang. Pero pag malaki yun, make sure talaga na babayaran kayo. Kasi mahirap, mahirap pag tingsukot na. Ano ba sa Tagalog yung tingsukot? Mahirap pag yung panahon na ikaw yung nangangailangan. Yung bayaran na. Yung bayaran sa hiniram sa'yo. Parang mali yun ah. Ba't kasi ang hirap mag-Tagalog? Basta yun na yun, bayaran na yun. So, yeah. Kaya kayo, yung mangungutang, yung sandali, may nga sa labas. Pakinggan niyo muna sila kasi maingay. Yeah, kaya minsan kayong nanghihiram ng pera, isipin niyo din na yung perang hiniram niyo dito, hindi namin yun inano, pinulo. Pinaghirapan namin yun, tapos hindi kayo magbabayad. Diba? Tapos kung mahiram kayo, make sure naman na kaya niyong bayaran. Hindi yung magpaasa kayo. Mahirap kayong umasa. Sabihin nyo na lang na hindi nyo bayaran. Para at least hindi kami pabalik-balik. Kaysa sabihin nyo, sige, ganito, ganyan. Tapos hindi nyo bayaran. Kayong maging sa sitwasyon namin. Tapos kaming maging kayo. Para ma-feel nyo din yung feeling na ginaganon kayo, diba? Okay. Parang yun lang yun. So, yeah. Let's go. We have to cook again. So, lesson learned kung mangutang, magbayad. Tapos, sa magpautang, kung sa tingin nyo hindi magbayad, huwag kayong magpautang. So, yep. Yun lang. Ngayon, prepare na natin yung beef. Kasi, pressure cooker ko to. My first time ko talaga siyang gamitin. Hindi ko alam if it work out, but I will try. So,
Nilagay natin lahat dito. Yung beef, yung carrot, potato, tapos may onion tayo. Tapos yung ito is parang ano siya, curry paste. So, titingnan natin. So, ilalagay natin to sa pressure cooker. Siguro magiging okay, hindi ko alam. So, yeah, we will check later. Lagay na natin sa pressure cooker now. We have to cut this for our chicken. Then we have to cook our chicken now. So, magluluto na tayo ng chicken ngayon. Lagyan natin ang sesame oil. So, we have oil and sesame oil. Then, we have our light sauce. Have our garlic here. And ginger. Para pawala sa amoy. Sandali ha. On ko muna yung light.